Hindi na pinayagang magdaos ng misa ang isang simbahan sa Bisao Mountain Province matapos masira dahil sa lindol noong Miyerkules. Nadagdagan naman ang mga saradong kalsada sa lalawigan matapos muling magkaroon ng rock slide. Live mula sa Mountain Province, ang papatrol, Robert Mano. Robert, kung hindi pinayagang buksan ang simbahan, saan idinaos yung misa? Alvin, isinagawa na lamang yung kanilang church service sa quadrangle ng katabing paaralan. Pero ang hindi pa malinaw ngayon ay kung hanggang kailan yung ganito nilang setup dahil sa laki ng pinsala sa kanilang simbahan. Ito ang St. Benedict Episcopal Church sa Bisao Mountain Province. Gawa sa bato ang simbahan na sinimulang itayo noong 1939. Nakaligtas ito sa World War II pero hindi sa magnitude 7 na lindol noong Miyerkules. Hindi muna pinapagamit ngayon ang simbahan. Nalaglag kasi ang mga tipak ng bato mula sa pader nito at nagkalamat ang kolum o pundasyon sa loob. Ang bell tower nasira rin. Dumating yung team ng PNP tsaka yung Bureau of Fire kasama yung municipal engineer in-assist. Sabi niya, accordingly, talagang siya, not advisable for worship services. Kaya sinara. Sarado yan hanggang siguro mare-repair yung critical na damage. Kaya kanina, idinaos ang misa sa eskwelahan. Almighty God, to your heart, so... Ipinagdasal din nila ang mga naapektuhan sa lindol. Hindi natin matanggal yung fear na kasi meron pang aftershocks. Pero yun sana yung nagbibigay ng yearning na para magsimba yung mga tao at manalangin hindi lang para sa atin, kundi para rin sa ibang mga kasama natin na affected by the earthquake. Oh God, isa ang retiradong guro na si Nanay Sylvia sa dumalo sa misa. Biyahe siya pa Baguio ng lumindol. I noticed yung mga soil falling down from the mountainside. Wala namang Baguio, 'di ba? Wala namang storm before that, very big stone. Ikinalungkot niya ang nangyari sa simbahan. Very sad the man. Because we miss, it's a weekly event. We look forward to that event every Sunday. The church services, it is just so bad that the church building is one of those that were destroyed as a result of that earthquake. So we'll be missing a lot. The Lord will hear our prayers and grant our requests, especially those who are afflicted by the earthquake. Samantala, panibagong rock slides ang naitala sa Bontoc sa Danga Road. Isa sa stranded ang motoristang si Heidi. 9 a.m. pa kami nandito. Na-stranded kami kasi ang daming landslide. Pupunta kami ng Rizal, Kalinga. A-attend ng lamay ng lola namin. Panggabi, doon na lang kami pag na-clear na yung road. Sa update din ng DPWH, sarado pa rin sa motorista ang Baguio Bontoc Road, Mount Data Cliff. Alvin, alas 4 ng hapon nang simulan yung clearing operations dito at umabot ng higit 8 oras naman yung paghihintay ng mga motorista dito na nakadaan pasado alas 5 na ng hapon. Alvin. Muulan ba dyan, Robert? Alam mo, Alvin, tuwing hapon hanggang gabi umuulan dito pero ang maganda na lamang, hindi ganun kalakas yung mga pag-ulan na nararanasan sa nakalipas na 2 araw. Pero ang paalala pa rin ng LGU ay lagi pa rin mag-iingat dahil yung rockfall at yung landslides ay laging nakaamba na mangyari anumang oras. O siya, mag-ingat kayo dyan ha. Maraming salamat, Robert Mano.